sapit na po ang 6 o'clock ng gabi, maririnig po namin na may batang umiyak, gulgol. Na bati naman po namin sa building na to at walang batang nakatira. Yun nga lang po, pagsasapit ng takip silim, alam na namin, paminsan-minsan nga lang po na maririnig na namin ang batang umiyak. Tuwing gabi daw, merong naglalakad na lalaki na may kadena ang paa. At nakausap ko rin yung guard. Every time daw mag-duty siya dito, umaabot siya ng hanggang alas 10 ng gabi. Every time na umaalis ako, ina-arrange ko talaga ang chair. Pero kinabukasan, pagdating ko, merong isang line ng chairs. Ito po yung chairs na gumalaw kanina. Totoo talaga sila. Ito nga, kita ako ng kabaong na parutang-utang. Hindi ko lang kumanguin ko. Lumapit sa akin, lumapit. Lumapit sa akin. Sinabi niya, sarili ko, totoo ba yan? Totoo yan. Lumapit ko yun. Lakan-lakanan ko. Gusto tumakbo, hindi ko kaya kasi natagpat ako. Nandun po ako sa may kusina pagkatapos ko pong kumain. Bali, iinom ko sana ako ng tubig, pero biglang may naramdaman po akong naghawak po sa likod ko. Then, parang naramdaman ko po na may tumakbo po sa kusina papunta po sa sala namin. So, ang inisip ko po, si papa ko po yun, na inaasar lang po nila ako, ganun. Tapos yung tinanong ko po sila, wala naman po. Wala naman po silang ginagawang ganun. Nung tapos na kami kumain, nagaya na yung kaklase ko dun sa may-ari ng bahay na yon, na labas daw kami, manonood daw kami ng liga. Sabi ko, sige, mauna na kayo, susunod na lang ako. So yun, kumain ako, lumabas na sila. Tapos habang kumakain ako dun, habang kumakain ako ng ulam, yung inuupo ako, umuusog siya. So akala ko pinagtitripan lang ako ng classmate ko. Nung nagginawa ko, una kong ginawa nun, tumingin ako sa baba. Sa baba ng upuan ko. Pero pagkakita ko, walang paa. So, paano nangyari yun? E di, hindi pa ako naniniwala. Akala ko, ginilid lang yung paa nung tumingin ako sa baba. Pagkatingin ko sa likod, wala pa rin tao. Pero yung upuan ko, patuloy siyang na umuusog. Kung pagkakita ko kung saan siya papunta, papunta siya sa kwarto nila. So, syempre, kabado na ako nun. Ang ginawa ko, inusog ko yung ano, yung upuan, syempre. Ang ginawa ko, tumakbo na ako sa labas. Tapos, kinuwento ko yun dun sa kaklase ko. Kasi nakita ko na siya dun. Kinuwento ko na yung upuan nga na inuupuan ko is umuusog dun papunta sa kwarto na nila. Tinuro ko kung anong upuan yun. Sabi niya, naku, paborito kasi yan ng kapaboritong upuan niya ng tita ko. Tita kong namatay. Yun yung pinakauna-una kong naranasang sobrang nakakatakot. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako pag naalala ko siya. One time, habang nagle-lecture, may tila ba boses na isang bata ang sumabay sa nagsasalitang lecturer. Naunod ito dalawa, tatlo, hanggang apat na beses na nagpatindig ng balahibo sa aming lahat. Ngunit ito pala ay mga ulit ng pre-wedding songs. Habang tahimik ang lahat na sumasagot ng pre-wedding nila, may sumigaw ng boses ng isang bata na may gustong ipahibating.